opisyal nang inilabas ang 20-man pool ng Gilas Pilipinas kabilang si Kai Soto at Ter de Rebena. Ngunit si Kai Soto ay hindi pa sigurado kung makakasama nga ba siya o maglalaro sa Gilas Pilipinas dahil 50-50 ang chance na makakasama nga ba siya sa Gilas Pilipinas para sa PBA Asia Cup sa Indonesia. Ngunit nireserba ang isang slot para kay Kai Soto kung nais siya maglaro sa Gilas Pilipinas at tumabol sa insayo sa Gilas Pilipinas o didiretso na nga ba sa NBL Australia at makasama na ang kuponan ng Adelaide 36ers sa insayo. Ang sabi ni Kai Soto sa kanyang official Twitter account, lahat ng gusto mo ay nasa kapilang panig ng mahirap. Huwag matakot na mangarap ng malaki at magsumikap. Sa kabilang banda, ang Gilas Pilipinas ay kalahok sa King Abdullah Cup na gagarapin sa bansang Jordan. Kabilang sa mga kalahok na bansa ay ang Egypt, Tunisia, Jordan at Saudi Arabia. May ibang bansa pa na kalahok kung sakaling tanggapin nila ang imbitasyon ng bansang Jordan. Ito'y magsisimula sa buwan ng July 26 to August 2 sa taong ito. Samantalang hindi pa sigurado kung itutuloy nga ba ang PBA Asia Cup sa Indonesia dahil sa pagdami ng mga namatay dahil sa COVID na umabot ng 54,517 sa mga bagong kaso ng mga namatay ngayong buwan. Kung sakaling ipatupad ang travel ban sa Indonesia ay malamang sa Pilipinas na ulit ganapin ang PBA Asia Cup kung ito'y sangayunan ng mga PIBA official. Sa kabilang banda, formal lang idideklara ang bagong naturalized player ng Indonesia na si Marcus Bolden. Siya ang aalili sa naiiwang posisyon ng dating naturalized player na si Lester Prosper. Si Marcus Bolden ay isang American na may edad na 23 years old at may taas sa 6'10" at naging NBA undrafted player noong 2019. Ngunit nabigyan din siya ng chance na makapaglaro sa NBA sa kuponan ng Cleveland Cavaliers noong 2020. Tiyak na magiging maganda ang laban sa pagitan nila Ansh Kwame at Marcus Bolden. Sana dito na lang ganapin ang PBA Asia Cup sa Pilipinas dahil sa lumalaganap na sakit sanhi ng COVID-19 at pagdami ng mga namatay sa bansang Indonesia. Hindi rin sigurado ang kaligtasan ng bawat kuponan na kalahok sa PBA Asia Cup, kaya dapat dito na lang ganapin ang PBA Asia Cup sa Pilipinas. Hanggang dito na lang mga lods, hanggang sa muli, maraming salamat, God bless.